Nakakatakot ang mga simenteryo. Lalo yung mga malalaking public cemetery kung saan patong-patong na ang mga nitso. Nakahihilo kasi silang tingnan, kaya madali kang maliligaw kahahanap sa puntod na dadalawin mo. Hindi mo rin maiwasang mapaisip na baka may mga multo at malignong gumagala sa paligid. At ganoong klaseng kilabot nga po ang naranasan naming magpipinsan nang dalawin namin si Lola noong 2018. Tawagin niyo na lang akong Jeboy, Sir Jupiter. Kasama ko noon ang mga pinsan kong sina Peter, Mikoy at Ate Sheila. Wala pa kaming 20 anyos noon, maliban kay Ate Sheila na 22 anyos na. Tagapanggasinan po talaga kami ni na Peter at Mikoy, Sir Jupiter. Lumuwas lang kami ng Maynila bandang April 2018 para magbakasyon. Sakto namang birthday ng lola naming kamamatay lang noong 2017, kaya niyaya kami ni Ate Sheila na dalawin ang puntod nito. Opo, hindi na dapat ginugunita ang kaarawan ng mga patay, pero gusto lang din namin kasi na magkaroon ng dahilan para makagala. Gala na sana pala talaga hindi na namin ipinilit. Nakarating kami sa sementeryo bandang alas 5 ng hapon. Makulimlim ang langit. Si Ate Sheila yung nagsilbi naming tour guide sa gitna ng nakahihilong ayos ng mga nitso. Nahanap naman namin agad ang puntod ni Lola kasi may palatandaan si ate. Pero, umiral ang kakulitan namin ni na Peter at Mikoy. Kakaiba kasi para sa amin ang ganoong sementeryong may mga nitsong patong-patong. Napakarami na ng mga nitso. Nagmukha na silang mga gusali. May mga barong-barong pang nakatayo sa iba't ibang dako ng lugar, kaya't naghalo sa amin ang pagtataka at pagkamangha. Naisip naming tatlo na maglibot-libot muna sa lugar bago umuwi. Kako, ayos lang naman kasi hindi naman kami magpapagami. Kumpiyansa rin kami, Sir Jupiter, kasi may kompas naman ang GPS app ng mga cellphone namin. Madali naming matutukoy kung saan ang gate kung sakali mang maligaw. Nag-double check pa nga po kami bago maglakad para masigurado ang direksyon ng gate. Tumutol si Ate Sheila noong una, subalit sumunod din sa aming tatlo nang talagang tinutuo namin ang paglalakad papunta sa salasalabit na mga daan ng sementeryo. Siya raw kasi ang pinakamatanda sa amin, kaya't siguradong siya ang mananagot kapag may masamang nangyari sa amin. Maayos naman yung lakad namin sa simula, Sir Jupiter. Lalo't tanaw pa naman yung gate. Pero bigla kaming hinarang ng isang lalaki nang makarating kami sa isang pakrus na intersection at liliko na sana pakaliwa. Hindi naman siya ganoon katanda. Siguro mga nasa 40 anyos pa lang. Mukhang isa yata sa mga sipulturero ng sementeryo. Huwag daw kami sa kaliwang daan kasi delikado. Tinanong namin kung bakit, pero hindi niya kami sinagot. Saka naglakad na siya papalayo. Sinubukan pa namin kumbinsihin ni Ate Sheila na makinig sa sinabi noong manong. Subalit, naghintay lang kami ng ilang minuto para tuluyang makalayo yung lalaki, tsaka nagpatuloy sa nasabing daan. Sinabi kasi noong manong na delikado doon, tapos parang may nililihim. Kaya nakuha noon ang interes namin.
Gusto naming malaman kung anong meron sa daang iyon. Dire-diretso lang yung daan, Sir Jupiter. Ngunit medyo masikip. Napakataas ng pader ng mga nitso sa magkabilang gilid. Kaya medyo manipis na ang hangin. Nasisilip din naming mukhang uulan na anumang oras at talagang papalubog na ang araw. Kaya naman, nakumbinsi na kami ni Ate Sheila na bumalik na at umuwi. Naglakad kami pabalik sa diretsong daan. Subalit, katakatakang hindi namin nararating ang pinaglikuan naming pa-cross na intersection. Kahit medyo matagal na kaming naglalakad. Sa halip, isang letter L na kanto ang nadatnan namin na lumiliko pakaliwa. Madilim na po talaga noon at umaambun na rin. Purong pagtataka ang nararamdaman namin ni na Peter at McCoy, samantalang halata ang kilabot sa mukha ni Ate Sheila. Paano naman kasi magkakaroon ng ganoong paliko doon? Gayong dire-diretso naman ang lakad namin mula sa pa-cross na kanto. Wala kaming pagpipilian kundi lumiko sa pa-letter L na kanto. Kumidlat at kumulog ng malakas. Tapos tuluyang bumuhos ang may kalakasang ulan. Tuloy lang kami sa paglalakad kahit napakadilim na ng paligid. Bukod tanging ang mayat-mayang kidlat lang ang liwanag namin noon. Hindi rin namin magamit ang mga cellphone namin bilang mga flashlight at baka mabasa ng ulan. Isa pa, may kakaiba rin sa mga cellphone namin, Sir Jupiter. Hindi gumagana ang GPS app. Naglo-loading lang kapag binubuksan. Aminado akong tumitindi na ang kaba ko noon, Sir Jupiter. Pagod na din sa paglalakad. Hindi na kasi talaga tama ang nangyayari sa amin. Wala pang humpay sa paninisi si Ate Sheila sa aming tatlo, kaya nababagabag na rin ang konsensya ko. Hindi naman kasi siya madadamay sa kalokohang ito kung nakinig lang kami sa kanya at doon sa lalaki. Hanggang sa may nasipat si McCoy sa bandang unahan. Nilingon ko ito at nakita kong isa itong kulay orange na liwanag. Kung titignan, katulad ng liwanag ng kandila o bumbilya mula sa malayo. Natuwa si Peter, baka bahay raw yun, tapos may nagsindi noong ilaw. Tutol ko naman, baka kako taong may dalang flashlight kasi mukhang gumagalaw ito palayo. Sabi naman ni Ate Sheila, hindi maganda ang kutob niya, kaya huwag naming susundan ang liwanag. Inis naman pong sumagot si McCoy, kung hindi namin susundan, saan daw ba kami pupunta? Gayong dire-diretso lang ang daan. Alangan namang bumalik pa kami sa dinaanan namin. May punto si McCoy, kaya binagtas na lang namin ang daan para makalapit sa liwanag. Subalit, kita naming kumikilos ito palayo at unti-unting bumibilis. Doon na kami napatakbo at nagtatawag sa kung sino mang may bitbit ng liwanag para matulungan niya kaming makaalis. Madilim, Sir Jupiter, pero ramdam naming may iilang kanto kaming nalagpasan, kaya sinisilip namin. Madilim ang mga daang ito, kaya tinuon na lang namin ang pansin sa pagsunod sa liwanag. Hanggang sa natanaw naming tumigil ito at nagawa naming malapitan. Sir Jupiter, nagsitayuan ang lahat ng mga balahibo ko sa katawan sa nakita. Napatigil din maging ang mga kasama ko
dahil sa kilabot. Isang bolang apoy ang nadatnan naming nakalutang sa ere, sa gitna ng ulan at dilim. Isang imposibleng tanawin kasi wala talagang anumang pwedeng maging mitsa ng apoy. San Telmo ba yan? Ramdam ko ang panginginig sa boses ni ate dahil sa takot. Nang makita naming gumalaw ang San Telmo papunta sa amin, agad kaming kumaripas pabalik sa dinaanan namin. Walang lumilingon, pero alam naming nakasunod lang ito dahil sa liwanag na tumatanglaw sa masikip na daan. May natanaw kaming kanto na may palikong daan, pakanan at pakaliwa. Hindi na namin iniisip kung saan na kami makakarating, basta lumiko lang kami at bumungad sa harap namin ang San Telmo. Lumingon kami at nagtaka nang wala na yung naunang sumusunod sa amin. Gumalaw na naman yung San Telmo papalapit, kaya't bumalik kami doon sa may kanto. Kanto na nag-iba na naman ng pagkakasanga ng mga daan. Sir Jupiter, hilong-hilo na kami sa hindi mabilang na palikulikong mga daan. Hindi na namin alam kung saan na ba ang mga nadaanan namin. Napakadilim din kasi ng paligid at hindi pa rin tumitigil ang ulan. Ang San Telmo naman, minsan sumusunod, minsan nasa harap at minsan nakalutang sa ibabaw ng matatayog na mga nitso. Dagdag pa sa takot namin ang boses na tumatawag sa amin, boses na nagsasabing huwag daw kaming liliko kahit anong mangyari. At tuluyan kaming nawala ng pag-asa ng isang dead end ang nadatnan namin sa isang pagliko. Hindi kami makaatras kasi nakaharang ang impakto. Dinig naming bumubungis-ngis ito, animo'y pinagtatawanan kami. Wala man siyang mukha, nararamdaman din naming nakatitig ito sa amin. Mangiyak-ngiyak na si Ate Sheila noon habang nanginginig sa takot at lamig. Kaming tatlong lalaki naman, walang tigil sa pagmamakaawa sa San Telmo na tigilan na kami. Subalit imbis na pagbigyan kami, unti-unti pa itong lumalapit at ramdam na namin ang init nito. Ilang sandali pa, narinig na naman namin ang boses na nagtatanong kung bakit daw kami lumiliko. Sumisigaw na ito na parang nagagalit. Tapos pinaalala sa aming huwag nang lumiko. Medyo malabo pa ang mga salita niya dahil sa lakas ng ulan at kulog. Hindi ko alam kung anong hangin ang sumapi sa akin, Sir Jupiter, pero naisip kong diretsuhin ang dead end. Naglakad ako papunta sa nakaharang na pader ng mga nitso at nagulat kaming lahat nang tumagos ako. Sumunod ang mga kasama ko na tumagos din sa sementong mga nitso. Doon na namin nakita ang sepultorerong nakasalubong namin. Halatang galit na galit ito at agad kaming sininghalan kung bakit ba kasi hindi kami nakinig sa kanyang babala. Kanina pa daw niya kami nakikitang paikot-ikot sa sementeryo kaya't nahinuha niyang malamang. Pinaglalaruan na kami ng San Telmo. Tinulungan kami ni Manong na makalabas ng sementeryo, Sir Jupiter. Nakauwi naman po kami ng ligtas, pero hindi na nawala sa mga isip namin ang pangyayaring iyon. Good day po, Sir Jupiter. Ako po si Queenie, 22 years old ng San Mateo, Rizal. Pero sa NCR po nangyari itong ikikwento ko. Ako man po hindi ako makapaniwalang sa gitna ng syudad ko pa talaga mararanasan ang ganitong pangyayari.
Akala ko po kasi noon, sa mga probinsya lang, may San Telmo. Agosto noong nagdaang taon, nang mayanig ang mundo ko dahil sa pagkawala ni Hana. Si Hana po ay pinsan ko. Tapos tinuturing ko ring best friend. Dito rin po kasi siya sa San Mateo lumaki. Tapos lumipat lang sa NCR ang pamilya nila noong 2019. Tumawag na lang po ang bunsong kapatid niyang si George sa akin at binalitang nawawala nga si Hana. Bumili lang daw po ito ng ulam, tapos hindi na nakauwi. Hinanap na nila sa buong lugar at maging sa mga karating barangay, pero wala talaga. Hindi ko na lang sasabihin kung saan naninirahan si Hana bilang respeto sa mga taga roon. Pero agad po akong bumiyahe pagkatanggap ko ng balita. Kasi napakalabo talagang bigla siyang mawala. Tahimik na babae po yun eh, at hindi halos naglalalabas ng bahay. Sinundo ako ni George sa may terminal ng bus. Yun pa lang po kasi ang unang pagkakataong makakapunta ako sa pinaglipatan nila. At gaya nga po sa nakwento ni Hana, bahain ang lugar. Nakaangat nga po ang mga bahay ng mga taga roon, kaya lang naman daw sila lumipat doon kasi malapit sa pinagtatrabahuan ng papa niya. Maingat akong sumunod kay George kasi may baha pagkarating ko. Katatapos lang kasi ng ulan. Medyo napanatag naman ako noong una kasi mukhang mababait naman ang mga tao sa kanilang barangay. May iilang kapitbahay nilang nakasalubong namin. Lahat, pinag-iingat kami sa baha. Pero may isang kakaibang lalaki kaming nakasalubong, Sir Jupiter. Isang tingin ko pa lang, halata ko ng isang taong grasa. Narinig yata niyang pinapakilala ako ni George sa isang kapitbahay na nagtanong kung sino ako. At talagang ikinabigla ko ang sinabi noong lalaki. Mag-ingat kayo sa San Telmo. Ang San Telmo ang kumuha kay Mang Dodi. Kung ayaw niyong maniwala ay diwag. Basta sinasabi ko, ang San Telmo ang kumuha kay Mang Dodi at malamang na kumuha rin kay Hana. Nanigas ako sa kinatatayuan ko, Sir Jupiter. Dati pa lang kasi, naniniwala na talaga kami ni Hana sa mga supernatural beings. Pero ni minsan ay hindi ko naisip na magkakaroon ng San Telmo sa gitna ng syudad. At hindi ko rin maisip kung papaanong San Telmo ang kumuha sa pinsan ko. Nabigla na lang ako nang dali-dali akong hinila ni George habang tinataboy naman ng nakausap naming kapitbahay, yung taong grasa. Sabi ni George, Kuya Aboy daw ang tawag nila doon sa kakaibang lalaki. May kapansanan daw po talaga sa pag-iisip, kaya huwag ko na lang daw pansinin. Yung San Telmo naman daw po, noong nakaraang araw lang naging bukang bibig ni Kuya Aboy. Pagkatapos mawala nung sinasabing si Mang Dodi. Opo, bukod sa pinsan kong si Hana, may isa pang nawawala sa kanilang barangay. Isang kilalang lasinggero at manyakis. Isang matandang iniwan na ng asawa at mga anak dahil sa pagiging sakit sa ulo. Pinilit kong alisin sa isip ang mga sinabi noong Kuya Aboy, Sir Jupiter. Pero hindi ko talaga makalimutan, lalo na yung tungkol sa San Telmo na kumuha kuno sa pinsan ko. Pagkarating kinahana, saktong hapunan na po kaya nagkwentuhan na kami habang kumakain. Wala pa rin pala silang lead kung nasaan na si Hana. Ang dami na nilang binuong mga teorya kasama na ang hinuhang
baka nakipagtanan ang pinsan ko. Bagay na napakalabo kasi napakamahiyain noon at hindi gaanong naglalabas ng bahay. Isa pa, partners in crime kami noon. Lahat ng mga sikreto at kalokohan niya, alam ko at ganoon din naman siya sa akin. Doon ako pinatuloy ng kanilang mga magulang sa kwarto ni Hannah. Kinabukasan noon, dapat tutulong na ako sa paghahanap. Pero hindi ko mapigil ang sarili na tumingin-tingin sa mga gamit ng pinsan ko at baka may makita akong clue. Sumakit na lang ang ulo ko, Sir Jupiter, pero wala akong mahanap na pwedeng makapagturo kung nasaan si Hannah. Minulatlat ko na ang kanyang mga notebooks, libro at kahit diary. Hinalughog ang kanyang tukador at mga bag, subalit wala talaga. Ang nakita ko lang, ang nirigalo ko sa kanyang hair clip na kulay puti. Di ko na napigilang mapaluha. Kasi alam kong gustong gusto niya yun. Paborito niya sa mga hair clip niya yun. Mula noong binigay ko yun, halos palagi ko nang nakikita ang gamit ngayon. Kahit nga sa mga pictures niya sa Facebook, halos lahat suot niya ang puting hair clip. Madilim na ang bahay noong nagdrama ako ng palihim, Sir Jupiter. Tulog na kasi ang buong mag-anak. Napalingon pa ako sa bintana nang bumuhos ang ulang di naman gaanong malakas. Ginusot-gusot ko ang mga mata ko nang may nakita ako ilang metro mula sa bintana, Sir Jupiter. Nasa isip ko, imposible. Kako, baka guni-guni ko lang. Subalit ilang minuto na ang nagdaan. Naroroon pa rin ito. Isang bola ng maliwanag na apoy sa ilalim ng ulan. Marahang sumasayaw sa isang kanto na walang tao. Kahit hindi makapaniwala, hindi naman ako pwedeng magkamali. Isa itong San Telmo. Dagdag sa pagtataka ko, nararamdaman kong inaanyayahan ako nitong lumapit. Nahuhumaling ako. Kahit malayo, pero ramdam ko ang init ng dilaw nitong apoy. Pinilit kong labanan ang pakiramdam ko kasi natatakot akong lumapit. Inaalala ko ang sinabi ni Kuya Aboy. Nagpunta ako doon para tumulong sa paghahanap at hindi para dumagdag sa mga nawawala. Subalit na pakahirap labanan ng tawag ng San Telmo. Namalayan ko na lang ang sariling nakatayo sa gilid ng kalsada. Uulanan ang katawan at nakababad ang paa sa mababaw pa lang na baha. Marahang naglalakad papalapit sa kahali-hali ng bola ng apoy. Hawak ko pa rin ang puting hair clip. Hindi ko na alintana kung may ibang tao ba sa paligid o wala. Basta nakatuon lang ang pansin ko sa gumagalaw na apoy. Marahan pa rin itong sumasayaw at pinapasunod ako. Dire-diretso lang ang mabagal nitong kilos, lumiko sa isang kanto at tumuloy sa masikip na kalye. Sumusunod lang din ako. May malay ang isip ko na dapat tumakbo na ako at bumalik na ng bahay ng pinsan ko, subalit wala akong kontrol sa katawan ko. Lumipas ang mga 10 minuto at huminto ang San Telmo sa tapat ng isang bahay na walang ilaw. Mukhang walang tao sa loob. Nagpaikot-ikot ito sa may bakuran hanggang sa dumapo sa isang kahon. Hindi ko pa matukoy noong una kung anong kahon yun kasi medyo madilim at maulan. Ilang saglit pa, nanlaki ang mga mata ko nang maghugis tao ang apoy, Sir Jupiter. Isang babae, nakatitig sa akin habang umiiyak at tumuturo sa lupa. Hindi ko nga lang makilala ang mukha ng babae kasi nanlalabo ang mga mata ko sa ulan at malikot din ang alab na bumabalot sa kanyang katawan.
Gayunpaman, napatulo na lang ang luha ko nang titigan ko ang isang bagay sa kanyang ulo. Ang puting hair clip ni Hana. Tiningnan ko ang hair clip na hawak ko pero wala na ito sa kamay ko. Namalayan ko na lang na kontrolado ko na po ulit ang katawan ko kaya dali-dali akong bumalik sa bahay ni Hana. Pilit kong ginising sina George at sinabi ang mga nakita. Nagalit si George kasi nababaliw na daw ba ako katulad ni Kuya Aboy. Sabi naman ng papa ni Hana na baka nag-iilusyon lang ako dahil sa pangungulila kay Hana. Ngunit sabi ng kanilang mama na bakit hindi namin subukang puntahan ang nasabing bakuran. Desperada na rin kasi siyang makita ang anak at nakahanda na siyang paniwalaan ang lahat ng posibilidad kahit nakakabaliw. Napapaiyak na rin ang mama ni Hana noon. Kaya sinamahan na nila akong pumunta sa nasabing bakuran. Laking gulat naman nila nang bahay pala ni Mang Dodi ang nakita kong pinuntahan ng San Telmo. Tinuro ko ang itinuturo ng San Telmo. Pinasok namin ang bakuran ng nawawalang matanda. Tahimik at madilim kasi nga wala ng tao sa nasabing bahay. Tumila na rin ang ulan noong oras na yun. May nakita kaming toolbox at pala. Parehong basang-basa ng ulan at konting baha. Niyaya na sana kami ni George na umalis na kasi wala naman kaming nakitang kakaiba roon. Subalit sabi ng mama niya, baka kailangan naming hukayin ang itinuturong bahagi ng lupa. Ako naman napatitig sa toolbox kasi naalala kong doon dumapo ang San Telmo. Binuksan ko ito at tumambad sa akin ang isang martilyong puno ng tuyong dugo. Naalarma kami sa natagpuan. Ayaw pakampante ng papa ni na George kaya kumaripas ito ng takbo papuntang barangay hall. Ang mama naman nila nanginginig na habang lumalakas ang pag-iyak. Kahit ako, hindi na rin napigil na mapaiyak, Sir Jupiter. Hindi ko na gusto ang mga ideyang umiikot sa utak ko. Hindi ko na gusto ang mga naiisip ko tungkol sa nakitang babaeng nag-aapoy. Ilang minuto pa, bumalik si Tito Colas kasama ang barangay kapitan at ilang tanod. Pinakita namin agad ang martilyong puno ng dugo. Kinuwento ko naman ang nakita ko. Kahit duda sa mga narinig, minabuti ng kapitan na hukayin na lang ang bakuran. Tuluyan kaming napahagulhol nang makita ng mga tanod ang katawan ni Hana sa hinukay na lupa, Sir Jupiter. Halos buto na lang ito, pero sigurado kaming siya yun dahil sa damit na suot at sa puting hair clip sa ulo. Ang nakakagimbal pa. Katabi nito ang tustadong katawan ni Mang Dodi. Ayon sa pagsusuri, hinalay po ang pinsan ko. Wala kaming pera para ipatest ang similyang nakuha sa kanyang bangkay. Pero malakas ang kutob ng mga taga roon na si Mang Dodi rin mismo ang gumahasa sa kanya. Kilalang manyakis at manginginom kasi. Tapos may mga lumang records pa ng pangmumolestya at panggagahasa. Nananatili nga lang na palaisipan sa amin kung paano napunta ang tustado niyang katawan sa ilalim ng lupa, Sir Jupiter. Kung siya ang pumatay at naglibing kay Hana, sino ang sumunog at naglibing sa kanya? Alam ko pong alam ninyo ang iniisip ko. Kung tama man ang hinuha natin, may pagpapalagay na nakuha na ng pinsan ko ang hustisyang para sa kanya. At dahil yun sa pagkamatay niya sa bahaing lugar ng may masidhing pagnanais na makaganti.
Inilibing po namin ng maayos si Hannah pagkatapos ng mga nangyari. Siyempre kasamang inilagay sa kanyang kabaong ang paboritong hair clip. Sa ngayon, miss na miss ko na ang pinsan at BFF ko. Tanging hiling ko lang, sana masaya siya kung saan man siya naroroon ngayon. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Thank you and God bless.